Hello class, welcome to numerical methods and analysis. We're still on the bracketing methods, and this time we'll go to false position method. Another method based on graphical insight is the false position method, also known as regular fallacy and linear interpolation method. Another term for that. Now consider this curve, Kinesha. In bisection method, the root estimate is always at the middle of XL and XU. Diba? As you can see, the magnitudes of F at XU and F at XL are not taken into account sa bisection method. Now, how about we take into account the magnitudes ni F at XU, F at XL? Tapos, we draw a connecting line to the two points. Ang katong intersection, ba na may line, then may intersection sa x-axis. Katong intersection now represents an improved estimate of the root. The fact that the replacement of the curve by a straight line gives a quote-unquote false position of the root. Muna siya ang origin aning method. Okay? As you can observe, the two triangles are similar. Okay? Kini siya nga triangle. Kini. O, kini. Okay? Ito ang geometry. Ito ang similar triangles. Diba? If two triangles are similar, then their corresponding angles are congruent and yung corresponding sides would are in equal proportion. Hence, we have this one. Kumbaga, mga mani imo hang corresponding mga sides. That is, kini siya nga side, that's fxu minus 0. Kini po siya nga side, that is fxu minus fxl, f at xl minus 0. Diba? Kanya, it's equal to, ang sides niya kay in equal proportion man. So, pareho na siya ang proportion sa kinapod. Xr, kini siya nga, ano nga side aning big nga triangle, so that's xr minus xu. Kini pang sa ubos, so that will be xr minus xl. So from this equation, naka gikan ani. So cross multiply lang. So we have this one. Then we divide both sides by fxl minus fxu. So nana dentay xr equal to kini over fxl minus fxu. Tapos, so nana tay, in short, nana tay expression karon para sa ato ang root estimate. Ganina sa bisection method. Sa previous lecture video di ay, sa bisection method, ang XR is equal to XL plus XU over 2. Pero kini, sa regular fallacy, ingani iyahang paagi sa pagkuha sa XR. Okay? Pero sa mabantayan ninyo, upat kabuok evaluation sa imuhang function dere. Pwede pa niya ma-manipulate na pod okay, para ma-reduce pa ang number of function evaluations. So from X, that's XR equal to XU pla kumbaga nag add lang ta add og nag minus og xu, okay, then kini si xu that's equal to fxl minus fxu over fxl minus fxu, okay, then ang mahitabo ana this mag cancel out si di ba kini xu fxl min unya kini pod xu fxl, so mag cancel out ni mabilin si xu kini negative niya, minus niya, negative, so positive. So, xu plus positive fxu times fxu over fxl minus fxu minus kini na pod. Okay? So, may mo ingani. Nara, mani siya. So, kung ano dahil yun, same money denominator. So, we have now fxu then xl
XL minus ang atong gikuha man diri a. So to pa, so mahimo na siyang XL minus XC times FXC. Okay? So mao ni ang ato ang gamiton na expression para sa atong XR. Dili ni siya, ay pwede man ni siya, pero upat magud ka function evaluations. So mas maayo kini kay tulo ra ka buok function evaluations. Okay? So bale sa ang algorithm for false position method and bisection method, they are just the same except sa kining a formula sa imong XR. Okay, so kung naan na bali katong MATLAB program para sa bisection, so inyo lang alis da ng XR with this expression, okay, para sa false position method. So as you can see, mura gid gihapon ni step 1, step 2, mo lang ni nakalahi. Then step 3, mura gihapon. So if you have this one katong previous nga sample problem, so sa regular falsi, so first iteration 2 guesses 12 and 16, so f at xl mao siya f at xu kini, so xr is equal to xu minus xl minus xu times f at xu over f xl minus f at xu. So imura na i-substitute dari at 12 16 f at xu negative 2.2688 kini na pod 6.0669 minus kini. Okay, ang total ana kay 14.9113, di ba? Pero katong sa bisection, it's 14, di ba? Pero kini sa regular falsi, it's 14.9113, which is close to ang kini sa imong true root. Okay, so kanan na yan, atong true root ani kay 0.89%. Tapos f at xr, kaya mawara maghihapon ni, di ba nga 0.89, ano, wala umatay EA ani, approximating error kay first iteration pa man. So f at xr, so that's negative. Then f at xl times f at xr, that's negative man. Sa tuwa, na sign change. So it means nga, ang ato ang root nga, ay subinterval na dahil nga, nga gamiton in the next iteration will be from xl to xr. That is from 12 to 14.913. Okay? So that magpasabot kini dari a nga nga interval atong gamiton. So sa second iteration na pod. So si XL 12 ang gihapon, si XU sa second iteration kato ng previous ng XR. Now, still evaluate ang imong function kini at XL, ang imong function pon at XU. Tapos si XR ani. So, inyo ang gamiton ana kinera, kinera para sa XR. Kini siya. Okay? So, kung inyo tong i-follow, then XR will become 14.7942. And now our approximate error will be this one. Ang current nimo minus ang previous over ang current times 100%. So, anawa 0.79% na. So, hapit na kayo. And in fact, nanonan nyo, hapit na po na sa 14.7802. So, tapos ang true error niya, nagamay na. Okay? But, then again, tungod kay less than 0.5% man dapat, so, kinalan ta mag further iteration. So, asa na po ang itong interval nga, sub-interval nga piliyon, maghihapon. So, fxl times fxr, negative siya. So, ito pa, na sign change. So, ang atong sub-interval nga piliyon kay from XL to XR, that is from 12 to 14.7942. This one. So, inyo nang sa third iteration, try ninyo. And eventually, you'll, kung inyo nang solbon, you'll find out nga muna din ni imohang XR sa third iteration, 14.7812. And iyahang approximate error ana will be 0.08. So, that's less than 0.5%. So, mao nga, mo terminate ato diri. So mao ni ang itong answer root estimate nga within sa specified tolerance nato. So sa for this case aning nga function nga equation nga tong isolve si regular falsi mas maayo yung performance kaysa sa kay bisection method. Okay. Pero naay mga instances nga si bisection method mas maayo yung performance kaysa sa kay regular falsi.
Pero usually lang mas maayos si regular fallacy. Okay, so dali na ta para sa inyohang lab activity 1. Lab activity 1, make a program. Ang pangalan niya kay bracketing method.m sa inyohang MATLAB that employs the bisection method and false position method to find the root of an algebraic or transcendental equation. Ang katong atong gisingan nga isolve, that's a transcendental equation. Okay, na may mga to na exponent. Okay, so basta na sine, ana exponent, logarithm, ana transcendental equations na sila. So para ani sa lab activity 1, ang input nimo will be ang XL, CXU, ang stopping criterion or ang kuhani siya, ang tolerance, and then ang true root if available. And ang output ani will be ang katong table showing the iteration number, ang XL, ang XU, ang root estimate, then ang atong EA o ang EP. Okay? Pero na if the true root is provided by the user, then ang final root estimate din niyo. Okay. Then tuod sa inyohang bracketing method.m sa atong akong ipakita sa previous video sa bisection method, ang atong sa iyahang caption sa taas, butangi lang ninyo o group number pagkahuman ang pangalan sa mga members sa anang group. Okay. Para po sa... Nara. So, bale, mauni ang makita ninyo. Sample, kung kini nga function, nga expression da ay ang ato ang ibutang, tapos ang iyang gipili kay bisection, so mauni ang resulta. Okay. So, gihatag din ako sa inyo ha, kung false position po, mapunin yung resulta. So, gihatag ni para sa inyo, ay gihatag ni sa inyo ha, as a reference. Okay, pero sa pag check na pwede gamitan o lahi nga ano nga function. Okay? And dapat pag enter sa lahi nga function, dapat sakto gihapon ang iyahang answer. Okay? Now, sa inyohang lab activity sa inyohang lab activities, okay? Gikan sa 1 padalong sa uban pang mga lab activities, inyong i-submit ana kay ang MATLAB program or programs. Mong programs kay posible man nga pareho atong akong gibuhat nga naamoy duha ka book M file. Okay. Or kung isa hon ra po ninyo, pwede ra man pod. Okay. Tapos pero mas maayo lang tong atong ingiingad to kay para nga just in case manginahanglan mo sa false position or bisection method, i-call na lang din yung function. Then ikaduha, ang folder containing item 1. So, dapat natong mga atong M file sa MATLAB, then isulod din niyo sa folder. Tapos ang folder name, honey, mag-follow aning format. Group number, course code and section, then subject. Yes, na ako i-introduce atong sa sugod na to sa orientation na format, pero ayun na lang to i-follow, kinira atong i-follow. Okay. Then concerning sa ano, so group number na G1, so big letters na course code and section, big letters gapon, subject, small letter, small letters except lang sa una. Okay. Then unsa ba? Para sa group number dai, mag hatag ra kog file, okay? Tap para makita ninyo dito unsa inyo ang group number. Okay, parang siyempre. So, para maklaro, ingani ang balik ninyo diri sa caption, group number, then name sa member, name na po sa another member, kung tuluman gani, then name ni member 3. Okay. Then, I had any. Okay, and so malain. And that's it. Next lecture will be on open methods or what we call the non-bracketing methods. Thank you.